Okay, kamusta po? Magbibigay tayo ng mga tips, basic tips para sa mata, mga eye exercises para guminhawa yung mata kung laging malabo, pagod, di ba? Siyempre, kaka-computer. Meron tayong mga simpleng exercise. Itong mga eye exercises, di ba? May tulong to kung pagod na yung mata mo, hirap ka mag-focus, o yung iba medyo banlag, cross-eye siya, o may tinatawag na lazy eye, o may mga pasyente hindi masyado makakita pag malapit, pag malayo, may tulong to, parang muscle din yung mata natin. So, blurred vision, eye strain, tapos yung very sensitive sa light, yung laging pagod, o minsan yung nanginginig yung mata, o makakatulong tong pitong exercises. Okay? Unang-una, pag gumagamit kayo ng cellphone, di ba, nakikita ko, ang dami nakaganyan, di ba, nakatutok. Every 20 minutes na naka-cellphone o naka-computer, kailangan magpapahinga kayo ng 20 seconds. Siguro mga 1 minute pahinga. So, kakatingin sa cellphone, after 20 minutes, tingin kayo sa malayo para makapahinga. Okay, yan ang 20-20 rule. Look 20 feet away for 20 seconds. Second, ang problema, pag nakatingin tayo lagi sa cellphone, hindi tayo pumipikit. Lalo na kung very exciting yung nakikita nyo, sobra ganda, sobra kayong gigil, o may kahawa, hindi na pumipikit. Eh, ang mata natin, kailangan pipikit lagi. Di ba? Pikit ng pikit. Kasi pag pumipikit, dyan nare-relax at dyan nababasa ng luha, tear film. So, blink. Try niya magpikit-pikit mga for 1 minute. Yan ang turo din sa'yo. Mm-hmm. Pikit na pikit. Press niya lang. Lalo na kung very dry. Lalo na kung maglalagay kayo ng mga eye drops. Kaya lang, pikit-pikit lang. O kahit ano, pikit-pikit. Yan, press lang for 30 seconds. Wag mo lang gawin kung maraming tao, baka alam nila kinikindatan mo sa pikit. Kita mo, kakapikit-pikit ko, nagbabasa-basa na siya. Very relaxing. Sabay po kayo. Okay? Nakakabawas ng headache, eye strain, yung pagpipikit. Okay? Another tip gagawin nyo para ma-relax totally, pwede i-palm yung mata. Yan, oh. Pwede takpan. Ayaw mo rin kasi nasisilaw siya, di ba? Misan maaraw. So, i-palm mo 30 seconds, tapos close eyes lang, ganyan. Ayan, pag pinikit mo yan, parang may makikita ka pa nga eh. Di ba? Makikita ko yung mga ilaw eh. So, 10 seconds. Mga 30 seconds, pahinga mo lang yung mata mo, naka-palm. Or pwede din bimpong basa, yung bimpong binasa, bansa, para malamig. Pwede. Tapos ilagay pwede niyo po per eye. Yun ang resting, yes. Di ba? Next, pag naka-rest ka na, nakapahinga ka na, exercise na sa mata. Ano mga exercise? May exercise din ang mata, ha? Oo. Mm-hmm. Ang exercise sa mata, tuturo ko sa inyo, niro-roll yung mata. Hindi siya may sira o roll. Parang zero. Mm-hmm. Tingin tayo, ha? Ikot yung mata, parang zero. Masarap yan, no? Ikot. Bihira ko yan ang agwating soba. I-zero mo ng malaki. Yan, yung mata ang sumusunod, hindi po yung ulo. yung ulo mo maiikot din, okay lang. Zero. Gawin mo zero. Maganda yan. No? Sarap, di ba? Baligtarin mo yung zero. Para at least malinis-linis yung mata mo. Kasi eyeball yan eh. Eyeball. At meron pong muscles ang ating mga mata. Maraming muscles ang mata. Kaya kailangan din po siyang ine-exercise. Maraming siyang muscles. May muscles dito, may muscles dito. Kailangan yun. Diba kumakain kayo ng isda, 'di ba? Yung isda kinakain yung mata eh. 'Di ba yung mata ng isda maraming muscle? Oh, guilty kayo, umiikot. Next, gawin nyo sa mata, imagine nyo may malaking letter 8. May malaking letter 8, figure 8. So ang tingin natin kunwari nagfi-figure 8 tayo ng malaki yan, no? Figure 8 yan. Figure 8, baba, baba, taas. Figure 8. Yeah. Exercise yan sa mata. Turo rin to ng mga ophthalmologists. Sarap na pakiramdam. Para siya na bana to. Figure 8. Yan. Gawin niya mga 30 seconds. Next, yung mata naman, left and right. Okay? Hinga malalim, tingin sa pinaka-right. Yan. Itodo mo sa right. Hindi naman yung pagod na pagod. Tingin lang sa right. Yan.
Exhale, dahan-dahan, tingin sa left. Tingin sa left. Idulo nyo. Bira kayo makakita. Mm-hmm. Dulong-dulo. I-check nyo. Pag hindi kayo nakakakita sa dulo, baka may stroke yun. Ha? Yung mga stroke, hindi nakakakita. Nababa. On one eye or dun sa sides? One eye, both eyes. Pwede mabara pag sa stroke. Ha? Yes. Sa stroke, pag pinaganyan mo sila, hindi na nila nakikita yan. Eh. Pag pinaganyan namin, tinakpan. O, nakikita mo to, ilan. Nakikita mo to, ilan. O, minsan, hindi na nila nakikita may quadrant. So, dapat exercise. Minsan, dito mo lang malalaman may stroke na pala siya. So, left, right, then up, down. Up, down. Sarap siya. Sarap siyang exercise. Dapat nga mga 30 seconds. Sabay niyo, 30 seconds. Tapos, pwede rin yung kamay nandyan, yung ulo naman ang gumagalaw. Try mo, Lisa. Ulo gumagalaw. Ano? Pwede rin to sa vertigo. Yes. Pwede to sa vertigo. Para mawala po ang inyong mga hilo o dizziness. And number 7, ito yung masarap na exercise para sa lumalabo ang mata, near and far. O, lagay nyo mga 1 feet away ang daliri, mag-focus. Sabay po, Lisa. Focus kayo. Try nyo. Masarap to. Focus. Tayo malalabo ang mata, hirap na tayo mag-focus, di ba? Pag nag-focus, nagko-contract yung muscle natin. Yan, eh. Pinipilit mo mag-contract. Hindi malapit na naduduli 1 feet. After 10 to 15 seconds, mag-focus ka ng mga 10 feet away. O, malayo. Kayo. Sa malayo. O, tingin kayo dyan sa likod. Malayo-layo. Lalo na po, pag nagko-computer kayo. O, tingin kayo malayo muna. Mga 10 feet away. Okay? After 15 seconds, tumingin kayo ng mas malayo pa. Kung meron kayo matitingnan malayo sa labas ng bahay, tingin kayo ng malayo. Mas malayo, mas relax, di ba? Ano? Pag malayo ang tingin mo, relax yung mga muscles. Eh. Tapos, papraktisin natin ulit yung muscles mo. Babanatin natin ulit. Tingin ulit sa malapit. Talk, Lisa, sabay mo. Tingin ulit sa malapit. Ano? Pag tumatanda, nahirapan na mag-focus. Eh. Malabo na dito sa malapit. Diba? Hirap na natin makita. Pag nagbabasa ng libro, kailangan mo na ng mataas na grado. Tapos tingin ulit sa 10 feet away. Tingin ulit sa 10 feet away. Tapos tingin ulit sa malayo, mga 30 feet away o 50 feet away. Ginagawa ito mga 3 times, 4 times. Nakaka-relax ng mata. Okay? Yan lang po. Simple eye exercise. Makikita niyo mamaya, mas nare-relax na kayo. Okay. May nagtanong po, malabo daw ang tingin niya pag sa malayo. Ah, visit po tayo sa mga libreng... Meron pong mga nagsusukat ng grado, libre lang po sa mga malls, sa mga nagtitinda ng salamin. May doktora po doon, optometrist, doktor or doktora. Libre naman po ang pasukat kung talagang kinakailangan na magsalamin. Pag humalayo sa malabo sa malayo, kailangan na po ng salamin. At pag nagbabasa po kayo ng mga maliliit na letran, malabo din, kailangan na rin po ng reading glass. Okay. So, yung atin, para lang mas ma-relax at makatulong konti. Alam niyo po, na-exercise. Katulad ngayon, no? Na-exercise ko lang mata ko, tingnan niyo, tumingin kayo. Di ba mas lumilinaw? Mas gumaganda blood flow. Actually, may mga massage pa yan dito sa temple, Lisa. Dito sa temple. Kasi minsan, may tulong din sa daw to sa mata. Ito sa temple, i-massage na rin yan. May tulong. Ano mga do's and don'ts sa mata? Ito, basic lang. Ano mga bawal? Bawal tumingin sa araw, yung sobrang silaw. Araw, sa ilaw na maliwanag, masisira mata nyo, laser pointer, TV na masyadong malapit. Kahit yung cellphone nyo, di ba, pag malakas yung ilaw, sasabihin, warning, masama. Di ba, may blue light filter pa. Kaya mas madilim konti, mas maganda. Pwede po kayo mag-sunglasses kapag lumalabas at maliwanag o tirik talaga yung araw. Pag tumatanda, nasisilaw. Ulitin ko ha, 50, 60 years old, mas may light sensitivity tayo. Kaya marami naka-sunglass con. Pag madilim, huwag masyado madilim din. Hindi ka makakatrabaho. Mahirap, nahirapan ka sa pagsusulat mo. Lalo na yung mga anak nyo na nag-aaral, dapat tama lang ho. Yung liwanag, hindi ho pwedeng madilim. Lalabo po ang mata nila. Huwag madilim masyado, huwag masyado rin maliwanag. Yung tama lang.
Huwag matagal mag-computer, mag-computer screen, mag-cellphone, siguro mga 30 minutes. Sabi ko nga, 20 minutes, then pahinga, then ano ulit. Smoking talaga masama. Sigarilyo, secondhand smoke, yung usok pumunta sa mata, baka magkaroon ka ng problema sa mata, mga pterygium. Yung laman, nagkakalaman-laman dyan dahil dyan. Dahil po yan sa smoking, sa usok ng tambucho, mga jeepney driver, nagmomotor, nagbubus na open air, nagkakaroon sila ng pterygium. Tapos namumula-mula pa. So madumi na yung mata, tapos nagkaka-pterygium pa. Ano mga do's ang gagawin natin? Ang do's, kailangan naghuhugas tayo ng ano bang eyelid? Talukap. Pilikmata. Pilikmata. Ang dami sa atin ng problema ay kuliti at yung blepharitis, yung infection ng eyelids. Pag tinignan po yan ng mga doktor, makita nila may mga nana-nana, may oil gland, may dumi-dumi. So marami sila dyan, lalo na may muta. Pag sa umaga nagkakamuta, ibig sabihin maraming bakterya. Lalo na yung mga babae, pag nag-makeup, diba, pag nag-eyeliner, naiiwan dyan. So dapat maghuhugas. Paano maghuhugas? Doon na lang tayo sa matipid, 'di ba? Kung meron kayong mild soap, kung ano yung mild soap nyo, malabnaw lang, at yung eyelid lang, dito lang ang nilinis. Syempre buong mukha, tapos nililinis lang siya. Yan ang kanya. Pwede rin gumamit ng baby shampoo. Okay? Pwede na rin baby shampoo, gawing mas malabnaw, yun na rin ang pinanghuhugas. Yes, doctor. Tip ko lang po para hindi kayo magkakuliti, ano? Minsan na kadalasan, nalilimutan nyo maghilamos ng buong muka. So, pag hilamos nyo po, dapat isa sa umaga at isa bago matulog. May iba po once lang or minsan hindi pa naghihilamos sa buong maghapon. Pero pa po yung paliligo ninyo. Ngayon, yun pong ginagamit nating soap sa katawan, piliin na ho natin yung mild soap para yun na rin yung panghilamos natin sa muka at sa mata. Ano po yung mga example niyan? Tender Care, Johnson's Baby Soap, Jergens, Dove, yan po yung mga mild soap. At marami pa po mga mamahalin dyan, pero ang tinuro ko lang po yung medyo mumurahin. So kapag naghihilamos, isama nyo na po yung pilikmata ninyo, isasara nyo lang yung mata nyo, at saka po yung ating kilay, para maiwasan po yung pagkakaroon ng kuliti sa mata. Marami talaga ng kakakuliti. Ako rin, nagkaroon din ako ng pamumula dito, meron din ako infection dito, ito si Doc Lisa. Actually, ang reseta sa akin ng ophthalmologist ko is antibiotic. Meron akong tobramycin ointment. Ang payo ay kukuha pa ng cotton buds. Tapos yung tobramycin ointment, ini-eyelid scrub. Ini-scrub yung mata, ginagano, no? Dun ho, sa may buhok-buhok. Sa buhok-buhok dito, ini-scrub yan. Ang buhok dito, sabihin, ini-scrub. Dadaanan nyo. Pabalik-balik na daan. Pero payo lang to ng doktor. Pag nagpa-check ka, meron ka pang antibiotic na pinapahid 3 times in a week para mabawasan yung bacterial load. May tao kasi talagang maraming staph aureus, may mga bacteria. Pero kung hindi naman kayo makakabili at hindi naman ganun kalaki ang problema, yung mga baby shampoo, pwede na rin yun paghugas. Pagtatanungin natin yung mga eye specialists, yung iba sasabihin nila, ayaw namin ng baby shampoo, ayaw namin ng sabon, gusto nila yung mamahaling, maraming kasi binibentang mamahaling panghugas lang ng mata. Sa tingin ko maganda naman yun, kaya lang kung may pera tayo. Kung wala naman tayong maraming budget. Pera, budget na mamahalin na panghugas lang ng mata, sa tingin ko mild soap, or baby shampoo, mild lang, hugasan lang, tapos warm water, may tulong na po yun. Pwede rin cotton buds, nililinis-linis din ng warm water. Minsan yung cotton balls, ginaganon-ganon mo rin. No? Pag sa umaga, marami kayong muta, ibig sabihin maraming bakterya yon. Malapit na magka-kuliti. Hindi sa paninilip pa, talagang kuliti sa bakterya. Kakain ng foods maganda sa mata. Ano ba maganda sa mata? Carrot, vitamin A. Diba? Vegetables, mga dark leafy, green leafy vegetables, kangkong, broccoli, kamote tops, spinach, yan talaga, maraming green leafy. Yung mga yellow na pakwan, makukulay, maganda yan sa mata. Isda, na taba ng isda, omega 3 fatty acids, tapos yung mga carrots, kamote, may tulong yan.
Pwede mag-sunglass, may mga sunglass na may pang UVA, UVB, di ba? Pang-block, eh. May tulong po. Kasi pag may sunglass, de, lalo na kung mainit, pag nagda-drive, may tulong po yan. Para hindi rin na masira yung mata natin. Next, maganda rin yung protective eyewear. Ito, napakalaga. Maraming pasyente, yung siguro yung mga sa sports, nasuntok, natusok. May pasyente tayo dati sa grade school, di ba? Sa bahay yung isang bata. Kumuha ng barbecue stick, tinusok yung mata, nabulag. May nabulag. Meron, nagbibisikleta, tapos syempre sa barangay, ang dami mga alambre dyan, di ba? Alambre nakasabit, naglalakad yung tao, nagbabike, pagbike, nakalawit yung mata. Maganda nga sana position ng mata natin, meron tayong buto, di ba? May buto, yung ibang malaki yung buto dito. It protects the eye. Yan ang trabaho ng bungo natin ito. Kahit mapalo mo, tatama lang dito dapat sa buto at hindi sa mata. Yan ang trabaho ng buto. Protect the eye, protect the brain, protect the heart. Kaya may ribs tayo. Yan ang purpose niyan. Wash hands always. Huwag ganun ng ganun sa mata. Diba? Rest your eyes. Kunyari, may iba naman kayong kausap. Wala naman kayong, diba? Hindi naman kailangan gamitin yung mata. Di tenga na lang. O, oh, diba? Kapag nakikinig kay Doc, pwede naman i-on na lang eh. Pakinggan na lang kahit hindi naman tingnan. Matulog ng mahaba. Sleep 8 hours para rested yung mata. At hindi kayo magka-eye bags. Okay. Check your blood sugar. Diabetes, high blood, nakakasira sa mata. Alam nyo na yan, hindi nyo pa alam yan. Ang diabetic, nabubulag ang mata. Diabetic retinopathy. Makikita namin sa mata, meron kaming ophthalmoscope, makikita ay purong daming linya, diabetes to. Pag may dugo-dugo sa loob ng mata, high blood yun. Delikado. Pag dumugo sa labas ng mata, sa conjunctiva, high blood din yun, may pumuntok. So high blood diabetes, kung ang katawan mo healthy, healthy din ang mata. Kaya blood sugar, blood pressure controlled, yung healthy food, tapos yung exercise din. O pag nag-exercise tayo, mas maganda rin yung ano ng mata natin. Sa mga dry eyes, yung mga laging pag tumatanda, nagda-dry eyes, sabi ko nga, pikit-pikit, tapos meron mga eye drops na pinapatay. Yes, carboxymethyl cellulose, yung mga CelluFresh, meron sila yung mga one-time use cartridge po para isang patak sakto. Tapos ubusin nyo na po. Oo. Pag naman po yung naka-bottle, usually gusto nila at least 1 month na ubos nyo na, tapos papalitan na. Oo, okay. Tapos, isa pa, gusto ko rin, iwas kayo sa diretsyong electric fan sa mata. Pag diretsyong electric fan o sa aircon, di ba, misa sa kotse may aircon, tinatapat sa mata, doon kayo nagda-dry eyes eh. Siyempre, nagda-drive ka naka-open. So, wag yung direct hangin sa mata para hindi ma-dry eyes. Lastly, oras na magkaroon ng puwing. Diba? Kaya nga maganda may ganito eh. Para hindi mapuwing. Oras na magkaroon ng puwing, may foreign body, o meron ka nalagay sa mata mo, o nalagyan na sabon, o anuman. Very sensitive ang mata. Hindi pwede malagay na kung anong mga chemical yan. Running water lang. Pumunta ka agad sa gripo, malakas yung agos. Huwag mo na ikusot-kusot, i-running water mo ganyan. Okay? I-running water mo. Hayaan mo siya. Pag hindi pa rin mawawala, pumunta sa emergency room, baka may nakadikit na bubog o talagang matalas na puwing na nakakasira sa cornea natin, kailangan matanggal yun. So, yeah, running, i-patch po yun. Ira-running water natin. Okay? Doc Lisa, final yes, tips? Yes, meron pong itim minsan, ang tawag doon, floaters, yung parang lipad ng lipad doon sa paningin nyo. Usually, it comes with age, hindi na po mawawala. Kung pa isa-isang floaters lang, talagang hindi na po nawawala yun. But, andun na palagi. So, pag tingin nyo, may isang floaters doon. Ang ayaw lang natin, yung biglang isang malaking chunk ng paningin nyo, biglang dumilim. Pag po ganon, pupunta po tayo sa doktor na ang tawag ay ophthalmologist. Kasi meron din yung mga emergency pagdating sa ating mata. Ophthalmologist, yun po yung doktor sa mata. Okay, so floater naman, kung meron, like ako, lagi ako may floater. Natamaan ako ng tennis ball dati dito eh. Pag tumingin ka sa araw, sa langit, meron kang mga gumagalaw yun. Pwede yung drawing eh, may X-X yun. Kung pareho lagi ang dami ng floater, okay lang.
Pero yung dati, konti lang floater mo. Tapos biglang dumami yung floater mo. Nasa loob kasi ng mata yun, papacheck tayo sa ophthalmologist. Hindi natin alam baka may nangyayari doon. Okay, so regular check-up sa ophthalmologist. Alagaan natin ang mata natin. Kung ano pag-aalaga sa katawan na healthy foods, yun din maganda sa mata. God bless po. Thank you.